Yo, guys! Check, kamusta mga idol? So, ayun, mag-update tayo ngayong araw ng Lunes, mga Lodi. At ngayong umpisa, Lunes ngayon, mga Lodi, umpisa ng Linggo. At ngayong Linggo is napaka-importante, mga idol, sa ating Bitcoin o sa ating market. Dahil ngayong Linggo, magaganap ang US election, presidential election, mga idol. At yung FOMC, mangyayari after nun. Grabe, so ito yung ating FOMC, unahin na natin makita mga idol. Friday sa atin, no? Kasi Thursday sa kanila yun eh. Friday, alam nyo naman, advance tayo. Kaya lang, napakaano na ito, madaling araw to. Madaling araw mga idol ng Friday. Mangyayari mga Lodi ang ating FOMC. Pero meron tayong mga babala dito, lalo na sa mga trader ha. Mga Lodi, kung kayo is sa... hindi kayo risk taker, kumbaga, siyempre, mas maganda kung ano, sabi nga nila, pag di ka nag-risk, di ka kikita. Pero ito, ano lang to, payo lang mga idol, Monday ngayon, avoid nyo daw mag-trade mga Lodi, no? Pre-election day, sabi, Tuesday naman, election day, so bukas, Tuesday, hindi sa atin election day, Miyerkules sa atin kasi advance tayo, so Miyerkules, ang election day ng US sa atin, sa araw sa atin mga idol. Wednesday, avoid nyo pa rin. So, hanggang ano, hanggang kung ayaw nyong maguluhan o makaranas ng volatile, next week na kayo mag-trade. Parang ganun yun mga Lodi, no? Wednesday, avoid pa rin, no? Kasi ito yung FOMC. Thursday, ayan, so sa atin Friday siguro pwede na kasi FOMC na to eh. No, FOMC, talagang alam nyo naman ang nangyayari kapag may FOMC, PPI, CPI, alam nyo naman pag meron tayong event. At yung FOMC na to, importante rin to mga Lodi dahil marami nag-aabang dyan. So sa atin, Friday yan ng alas 3 ng madaling araw, mga Lodi. So sa tingin ko naman, yung iba hindi makakapag-trade kasi nga madaling araw, no? Depende na lang kung talagang ano. Sa tingin ko, si Boss Robo, baka mag-trade niyan. Alam niyo naman yun. Medyo lagi madaling araw nagtitrade yun. So, pwede siyang mag-trade dito. Pero, sa atin, Wednesday, mag-uumpisa na yung ating election. So, sa kanila palang election. At napakatindi niyan, mga idol. So, ngayong Linggo is napaka-volatile ng market natin. Mga idol. So, ingat kayo. Huwag muna kayo mag-trade kung kayo nyo. Ako kasi, may position ako eh. No? Oh, 92% gain. Kasi magkano lang yung margin natin. Alam nyo yung ginagawa ko ng mga nakaraan, di ba, pag nananalo tayo, pag umabot na ng mga 50 USDT o kaya 175, kinukuha ko na yung 50, binobodega ko na lahat. Tapos, ano na lang, maliliit lang yung tinitrade natin. So, kagabi kasi ito, na position ko dito. Naglong tayo, no? Ang margin ko dyan nasa 25 USDT lang. So ngayon halos mag 100% na siya. So panalo na tayo ng 1,400 pesos. So ano pa natin to mga idol, no? Wait lang natin. Inaasahan ko naman gaganon kasi yan eh. So kagigising ko lang kasi naganap tayo ng news. So mamaya check natin kung ano mangyayari dito sa ating trade. Sa mga wala pang crypto exchange dyan. Sorry, nasa mid ako. Wala pang crypto exchange dyan. Andyan yung BitGet natin sa baba, mga idol. Yung link natin ng BitGet. Pwede kayo dito mag-trade, mag-bodega, mag-ipon, mag-copy trading, mag-bot trading. Nandito lahat, mga idol. No? So, andyan yung link natin ng BitGet. So, ayun. Grabe yung week na paparating sa atin. So, nag-uumpisa pa lang tayo. Monday, mga Lodi. So, sabi dito, Bitcoin... On my previous chart, sabi dito ni Sus, mga Lodi, so far, it all plays out as predicted. To be honest, my timeline here may be a little off. So, check natin to. So, kung titignan nyo, ganun pa rin to, mga Lodi. Ang pinaka-support talaga na mapupuntahan natin is 64. Eh, no, mga ganyan, 64. Mga idol. So, kaya ako, baka nga kasi gaganon ba. Ini-expect ko talaga mga 64 eh. Kaya lang sa ngayon, kung imagine niyo medyo malayo lalo na kapag naka 1 minute time frame ka, syempre. Pero pag sa 1 hour, dito yung 64 eh, sakto yan dito sa ano, sa guhit eh, oh. Mga idol eh. Pag sa 4 hours natin 'yan,
Ito kasi yung bull plug, no, na binasag. So ang retest niyan, mga idol, banda talaga dito. Babalikan niya yung guhit sa bull plug din sa kasya. Lilipad. So yung guhit na yun, mga idol, mga nandito nga siya sa 64. No? Dito pwede na akong magtodo ng mga 100 USDT siguro dito kung magpe-place tayo ng long. Kung sakaling aabot siya dito, ah. So sa ngayon, dahil wala pa, nasa sinasamantala lang natin yung consolidation o yung ups and down, kaya mabababa lang muna yung ating mga trade, mga Lodi. So nasa 20 USDT lang, no? Pag nag-profit na tayo ng mga 15-20, okay na yan, mga idol. Tahimik na ang buhay, no? So ayan, nasa 25. So siguro pag umabot siya dito sa 69, ito take profit ko na, tapos abang na lang ulit ako, mga idol, no? So ganun yung ating diskarte diyan. Huwag muna malaki. Kapag medyo bumaba na siya, nag-down siya ng mga 64, sa tingin niyo ba magda-down pa siya ng ganun? Kasi napakalapit na ng ano eh, ng ating election eh, mga lods eh. So marami nagsasabi kapag si Kamala, eto nga sabi nga nito. Sabi nito ni Crypto Rover, oh, if Kamala wins, a new Bitcoin bear market begins. Ayan, sabi. If Trump wins, the bull market start na, mga idol. So ayun yung sinasabi nila dito, no? Pero ako sa tingin ko, hindi ma, walang si Trump, pag dinali si Trump, ano yan, kumbaga talagang isa yan sa magdadagdag ng push sa crypto natin para umangat. Pero pag natali si Trump, si Kamala pa rin nanalo. Siguro magdadrop siya ng onte, pero yung bull run tuloy pa rin yan, mga Lodi, lalong-lalo na sa 2025. Tuloy-tuloy pa rin yan. Ganun yung sa akin, ha? Yung sa akin lang yun, mga Lodi, no? So, ayun yung mga prediction niya. O, si Trump, pag nanalo. Kasi, dati, kahit sino naman manalo, basta pagkatapos ng election, nagpapump yung market, no? Kaya lang naging medyo importante ngayon, kasi nga, nagkaroon ng ano, nabanggit yung crypto sa mga presidential candidate. Diba? So, nagkaroon tayo ng bias. Parang ganun. Diba? Si Trump na yung ano, si Trump na yung oh, dito nga one day left na lang, oh, mag-ilig. Napakalapit na, mga Lodi. Sa tingin niyo ba bababa pa to ng 64? No, ako, ako naniniwala ako na bababa pa siya ng biglaan siguro. No, kaya nga iniisip ko to eh. Ito lang pinaka-target ko diyan eh. Mga idol, hintay ko lang yan eh. Sana abutin. Ayan. No, set na nga natin, set ko na nga to, set ko. Set natin ang mga, magkano ba yung abot-abot nun? Natin, ah. Pag dito. Magkano profit? Oh, 29. 29 USDT ang profit natin dyan, mga idol. So, gawin ko ng 30 para maganda. 29.9. Okay na yan. No? Once na umabot yan dyan, pwede na tayong take profit, automatic na yan, mga idol, no? So, gaganon-ganon lang naman yan. Kasi dito tayo naka-place dyan, eh, mga idol, eh. Dito ba o dito? Dito ata. So, ayun. Ayun yung ating, ano dyan, take profit. Tapos, abang na lang ulit tayo. Okay, mga hinayang, huwag nyo isipin na, uy, baka umangat pa yan hanggang 70-something, ganyan, no? Kahit naman umangat na yun, magdadrop pa rin naman yung for correction, pwede mong tsempohan yun para makabuelo ka na ulit, no? Huwag mong isipin na nahuli ka na or something, mga idol, no? So, ganun. At ayun na nga, so ako, ano rin ako dito eh. Sang-ayon ako sa kanya sa 64. At eto nga, sabi, Trump victory may give crypto a dopamine hit. A Trump victory could temporarily boost crypto price prices, but experts warn that market volatility around the election may lead to unpredictable swing. Tama yan, mga idol, no? Pwede kasing pump and dump mangyari once na manalo si Trump, eh. Pwede ring sell the news. Pag in-announce na si Trump, maraming maglulong and then magda-drop yung market. Boom, ubo sila lahat. Saka siya magpa-pump ulit. Parang ganun. Di ba? Pwede ring pag panalo ni Trump, umangat ng onte para maglong lahat. Di ba? Kumbaga pump. No? So, yung mga hindi mag-take profit, ilalaglag yung pag bumagsak ulit. So, ganun yung pwede mangyari, mga idol. Kaya lagi kayo mag-lock profit. Ayun yung pinaka-importante, lalo na pag alam yung volatile yung market. Mag-lock profit, no? Sayang. Sayang kasi yung profit kapag hindi nyo nakukuha, mga idol, no? So, ayan, sabi, long-term analysis believe Bitcoin is likely to grow regardless
of election outcome with the diversified strategies advice for cautious traders. So ito nga, kahit sabi nga dito, regardless of the election outcome, kapag long-term holder ka, kahit na sino manalo, mga idol, wala kang ano ron. Wala kang paki doon. Kumbaga kasi alam mo naman na for long term talagang papalo yung mga hold mong coins eh. 'Di ba? So ganun din ako sa SHIB, sa Doge, alam ko papalo 'yan mga idol once na kahit na kung sino yung manalo, basta long term okay 'yan. Na sa akin. Pero kung trader ka, swing trader ka, aalalahanin mo talaga kung sino mananalo diyan kasi makaka-apekto 'yan sa trade mo. 'Di ba? Kasi hindi ka naman nag-hold, nagti-trade ka lang. So makaka-apekto 'yun mga idol, kaya kailangan ano 'yan. Pero siyempre mas maganda pag si Trump para sa akin. Na, may nag-comment sa akin nung nakaraan ah, nung napanood ko na ba yung The Apprentice. Hindi ko pa napapanood pero dinownload ko na. Dinownload ko na yung The Apprentice eh. Ano ba? Eh, nakaka-download ko lang oh. The Apprentice. Oh, si Trump 'yan, si Trump. Parang istorya ni Trump daw yan eh, mga idol eh. Check nga natin, tapos na. Tanggalin ko lang yung sounds ha. Oh, check natin. Ba't ganito, square? Bakit naman na na-download ko? Malinaw, pero square. Ah, siguro, parang inaano nila yung makaluma. Di ba pag makaluma, ganito pa yung parang movie. Oh, ayan. Uy, may ano pa rin ha. May bakbakan dun ha. Mukhang may kasama si Trump. Uy, huwag niyan. So papanoorin natin yan mamaya. Maka-download ko lang eh, mga idol eh. Kasi sinabi, actually hindi ko nga alam yun eh. Nag-comment lang sa akin. So sabi ko, meron pala nun. So dinownload natin, mga idol, no? So ayan. Tapos eto nga, Ubisoft, mga lodi. Siyempre kilala yan, mga idol. Pero Ubisoft has quietly, no? Parang sikretong malupit to ha. Ubisoft has quietly launched Champion Tactics. So hinanap natin yung Champion Tactics. So para siyang ano pala, card game, mga idol, no? So para siyang card game na NFT games, na? So lalaruin mo siya, NFT game siya. So ayun yung nilabas ng Ubisoft. So check natin yung ano niya, yung baka may page siya dito sa X, no? Ito ba 'yan? So ito nga, so follow natin. So ngayon meron silang 100,000 followers. So, punta lang kayo dito sa X. Ito yung ano nila, Champions, may S ha, Champions Tactics, may S din yung huli, .com. So, check natin. So, hindi ko alam kung meron na siya sa, huwag ka na muna, sa Chrome o sa cellphone. So, ganun yung laban nila, ganyan. Card game pero sumusugod, parang chess. Ang galing ha. May sounds ba? Uy, baka maano ako. Dali, check ko. Baka may sounds eh. Ah, wala. So, ayan. Ayan ha. Champions, may S. Yung Champions. Tapos, tactics.ubisoft.com. So, kung gusto nyo maglaro, mga idol, no? Mukhang maganda siyang itry. Lalo na sa mga gusto ng ganitong genre na game, no? Ayan yung gameplay nyo, oh. Tanggalin natin yung sounds ha. Baka oo nga mga idol. Grabe. May tawag doon. May cinematic yung pagsusugod ka. Mga idol, oh, ganyan 'no, may cinematic action, may mga buhay dito. So madidistinguish mo kung ano siyang class, 'no? Meron din siyang may mga boots ako nakita, oh, may mga dodger diyan, may mga ano. So, ayun yung bagong NFT games ng Ubisoft. Silently nilabas nila yan. Ba't kaya silently? Quietly pala. Quietly, no? So, ayan ha. Tapos, after nyan, mga lodi, eto, grabe, no? Alam nyo ba, ang mahal pala magpa-advertise dito sa Spear ng Las Vegas, no? Yung Las Vegas Spear. Ang presyo nito daw mga idol nung in-advertise yung Bitcoin is nasa $450,000. Mga lods, magkano ba 'yun? $450,000. 450 times 58. 26 million sa loob ng isang araw, mga idol.
magpapa-advertise ka lang ng something dito sa Las Vegas Pier. 26 million sa loob ng isang araw, mga lodi. Grabe, no? Sabi dito, follow the money. Siyempre, ikaw ba naman, gagastos ka ng $450,000 para i-advertise yung Bitcoin nang sa tingin mo is hindi siya mag-grow. So, napaka-solid yan, mga idol. Follow the money. Sabi nga, no? Drop the money. Alam ko naman si Boss Rob. So, ito. Sa mga Axinatics natin dyan, mga idol, predict the class season 6 guild winner and win 3 times Japanese Axie, mga idol. No, sa mga gustong manalo ng Japanese Axie, mga lodi, to enter code with this, ito lang, magpo-comment lang kayo. Sabi dito, your running address to qualify, you need to win 30 mini tournament games and earn 200 GP in season 6. No, kailangan matapos mo yan. Tapos, the guild you think will win season 6 and their final GP. So, ayan daw ilalagay nyo. Ewan ko, may mga nag-comment na dito. Ayan, no? O, yung address nila, tas yung guild, tas eto yung GP ba to? O, ayan. Guild points ba yan? Guild points or something. So, ayan, ha? O, ito. Kung gusto nyo manalo ng Japanese Axie, punta lang kayo dito, mga idol. Sa Axie Infinity, tapos post nyo yung... tawag dito, address nyo, kung sino yung guild na napupusuan yung mahalin, di ba? Tapos, yung hulaan yung GP ba yun, tama ba? Di ba? The winner will be the participant who completes the mini tournament and GP quest and correctly predicts the winning guild with the closest GP guess. Ayan, submit your prediction by November 4. So, ngayon, no? Ayan. 8 a.m. magsisimula, mga idol, no? So, pwede nyo nang umpisahan mag-submit, mga lodi, you know? Grabe, grabe, grabe. So, ito naman, nakita ko lang to, mga lodi, sa ating Bricks News, mga idol, na ako lang. Alam nyo, nung pinapanood ko to, parang nakita ko dito yung North Korea, mga idol, no? Yung si Kim Jong-un, parang ganun na yung galawan ni Xi Jinping dito, oh, mga ganyang clap, oh. Sa North Korea ko lang napapanood yun, yung parang scripted yung nila, yung saya. Scripted yung saya, scripted yung iyak. Di ba? Grabe. So, nakita ko lang, shinare ko lang sa inyo, mga lodi. Naghahanda na sila eh. Ayan, si Jinping, in-inspect niya pala yung mga Chinese missile defense, mga idol. Oh, hindi mo naglalakad, tapos pinapalakpakan yung paglalakad niya. Parang nakita ko si Kim Jong-un sa galawan niya dito, ah. Mga lodi, ano. Kung gusto nyo magkaroon ng mga news sa Bricks, mga idol, punta kayo dito sa Bricks News. Ang daming news dito. Donald Trump says God created only 2 genders. Meron may email, no? 1 minute lang kasi, yo. Ayan, mga clappers, oh. Mga clappers. So, sa tingin nyo, mga idol, sino man nanalo? Sa akin, syempre, gusto natin, dahil mga crypto lovers tayo, at nasama nga ang ating crypto sa presidential election, syempre, mas gusto natin manalo si Trump. Diba? Para talaga maging bullish yung ating bull market. Pero, sa kalahatan ng US, hindi ako sure kung mas maganda si Trump o si Kamala. Hindi naman tayo taga dun eh. No, marami kasi rin ako napapanood marami rin galit sa kila Joe Biden na yung mga ganyan. Kasi mapapanood nyo rito yung sa border nila, yung mga ganun. Si Trump kasi parang ang mangyayari kay Trump, parang mahigpit siya eh, parang ganun, di ba? Mahigpit siya, mga idol. So marami rin ayaw ng ganung sistema. So marami rin may ayaw kay Trump. Kaya kung papansin ninyo, medyo dikit. Kumbaga hindi landslide kay Trump lahat ng mga botante. Lamang siya sa ngayon, pero hindi naman natin malalaman yun hanggat hindi pa natatapos yung election. So, bukas ay Miyerkules sa atin, mga lodi, 2 days sa atin. Sa kanila, 1 day. So, sa atin, 2 days. Mga idol, hindi, 2 days din sa kanila. Kasi alam ko yan. So, hintayin na lang natin kung anong mangyayari. At sana manalo si Trump. No? Pero sa akin, pag nanalo si Kamala, malakas pa rin yung pakiramdam ko kasi ang laki ng dinonate na XRP dyan eh.
Di ba? So kahit na matalo si Trump tapos nanalo si Kamala, syempre may alam niyo na 'yon sa SEC, di ba? Mananalo pa rin yung SEC doon kasi syempre kumbaga sa akin ano nga eh tawag dito, kahit sino manalo para sa akin okay lang kasi may XRP ako eh. Kasi kung si Trump, pangkalahatan yan sa tingin ko, Bitcoin, lahat yan nahatakin eh. Pag si Kamala, magkakaroon ng ano yan, ng pilian. Siguro, magdadrop yung iba, Bitcoin. Sa tingin ko, baka magdrop yung Bitcoin. So, magdadrop yung Bitcoin. At syempre, yung XRP sa tingin ko papalag. Kasi medyo nag-donate si XRP, sila ano dyan eh. Sila Chris Larsen eh, di ba? So, kahit sino, pwede na yan. Pero mas maganda si Trump. Tsaka napaka-volatile ng mangyayari. Sabi ko nga sa inyo, yung linggo natin ngayon is napaka-volatile. Kaya mag-ingat kayo. Kung may profit na kayo, tulad nyan, i-profit nyo na. Kaya lang kasi, hinihintay ko dito sa taas. Angatin mo na para makapag-profit na tayo. So, ayan. Onti na lang eh, onti na lang. Bigay mo na. Ibigay mo na. So, ayan, mga lodi ha. Anggalin mo na natin. Babiglang sumundot. So, di ba? Mali mo naman. Nagahangad na naman ako. Yung profit na, naging lesson learned pa. So, ayan, mga idol. Yun yung news natin ngayon. Overall, ngayong linggo, napaka-importante na ito, mga lods. At syempre, lalo-lalo na sa mga nagtitrade ng leverage. Sabi nga dito, avoid nyo muna. No? Pagkatapos na ng FOMC or sa oras ng FOMC, kung gusto nyo sumabay, pwede naman. No? Pero ngayon daw, sa election, medyo mag-ingat kasi baka mag-pump and dump. Gamitin yan ng mga whales. Yeah? Gamitin ng mga whales yan. Kasi once na kumilos yan, mga idol, ng ganun yung i-15 minute natin. Pag kumilos yan, kasi kapag mga gantong, may mga event na gantong malalaking event, wala, hindi na nagmamatter yung mga ano mo dito, technical analysis. Wala ka na dyan, yung mga guhit-guhit mo, hindi na nagmamatter yan kapag ano, kapag may malaking event. Kasi gaganunin lahat yan, no? Gaganunin yan. Kumbaga, wawasiwas, kumbaga, pwedeng umangat tapos bumaba, gaganyan yan. Magwawasiwas yan, mga lodi, kaya yung mga guhit-guhit mo dyan, tatamaan lahat dyan, mga idol. Ayun ang mga pwede mangyari dyan. Kaya sa akin, mas maganda kapag tapos na ng, ano, ng election, saka mag-trade, lalong-lalo na yung mga medyo newbie o yung mga bago lang sa atin, mga idol, yung mga medyo hindi nagtitake ng risk, di ba? Ngayon, kung ikaw gusto mo talaga mag-risk, kaya mong sumabay, sa tingin mo, ikaw bahala dyan. Diba? Pero sa akin, mas maganda, wag na muna. After ng FOMC, pwede. Diba? Kaya lang, syempre, yung mga veterans dyan, lalong-lalo na yung may mga pang-trade, talagang magta-try sila dyan. Maglalak na mga profit yan, maglalak na mga stop loss. Maglalak na mga stop loss yan, saka tatad. Oh, profit! Oh, take profit! Oh, position ulit! Oh, take profit! Oh, stop loss tayo dyan! Pak! Tapos, uy, take profit! Position ulit! Oh, ganun mangyayari dyan. Kumbaga, sa digmaan na yon, hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo ka. Mga idol, no? Pwede kang manalo, pwede kang matalo, pwede kang tumabla. So, ganun lang yung mangyayari sa atin ngayong linggo. No? Basta tandaan nyo. Ito, tandaan nyo. Sa mga may bodega dyan na nagtitrade katulad ko, ano yan? Sasabihin ko na lang sa inyo na kapag gusto nyo, kunyari, meron kayong bodega, tapos meron kayong pang-trade, tapos naubos yung pang-trade nyo, huwag na kayong mag-trade, mga lodi. Huwag kayong humugot dun sa binubodega nyo na, kunyari, may ipon na kayo na pambodega, tapos hugutin nyo para lang mag-trade, huwag nyo nang gawin yun, mga lodi. Masisira ang buhay nyo. Yung sabi ko sa inyo, mas maganda kung naubos na yung pang-trade mo, tahimik ka na lang. Yung pambodega mo, huwag mo nang galawin yun. Intayin mo na lang siyang mag-profit ng sarili niya. Kasi once nakinuha mo yon, tapos natalo ka, sobrang doble yung talo mo. Talo ka na sa trade, tapos nawala pa yung bodega mo. Tapos umangat na yung crypto. Imbis na nandun na yung pera na binodega mo, nagsisi ka dahil kinuha mo at natalo. So, mas maganda, manahimik ka na lang. Ngayon, kung meron kang 50 USDT, magte-trade ka, hatiin mo sa tatlo, o kaya sa dalawa, hatiin mo, take 25, o ganun. Ganun lang. Mga lodi, huwag kang masyadong maging greedy kasi minsan once na nagiging greedy, doon ka nauubos, mga lods. No? So, ayun lang yung payo ko. Lalong-lalo na ngayong linggo,
mag-ingat ang lahat mga idol. Medyo delikado. Napaka-delikado, hindi medyo. Napaka-delikado ngayong linggo. So, nasa inyo yan kung mag-trade kayo o hindi. Bodega, tahimik, manood. Panoorin. Panoorin natin kung ano mangyayari. Pero bukas mag-update naman tayo. No? Bukas mag-update tayo. Hintayin nyo ulit yung update natin bukas. Kung anong mga update na pwede natin gawin. Kung ano na yung mga pwede natin ihanda, positionan or something. Bukas na yan mga idol. So ngayon, paalala, start na ng linggo natin ang pinakamadugo o malupit na linggo. So mag-ingat kayo mga idol, syempre. At syempre yung mga update natin tulad nito at yung sa ating Axie Infinity, mga lords. No? So ayun lang. Bukas kita it ulit tayo mga idol. Maraming maraming salamat. Bukas na ako magbabasa ng mga comment nyo dito. Huwag nyo kalimutang ilike ang ating video. Mga lodi, napakalupit niyan. Pag nilalike yung video natin, may chance na mag-pump talaga yung Bitcoin. Diba? So like nyo yung ating video mga lodi. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, what's up?